Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports RFPH. At ngayon nga ipag-uusapan natin ang balitang makakakuha nga daw po si Luka Doncic ng $80 million contract at ang sinabi ni Coach Steve Kerr sa pagkatalo ng Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balita nagsisimula na nga po magprotesta ang mga NBA fans at analyst sa sobrang lakas na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, palaki na nga po unang palaki ang pinipirmahang kontrata ng mga player sa NBA, kaya marami na nga po mga analyst na nagtataka ngayon kung sino naman nga ba kaya ang susunod na magkakaroon ng pinakamalaking kontrata. At base nga po sa ibinulgar ng sikat na analyst na si Bobby Marks ng ESPN, malaki nga daw po ang posibilidad na si Luka Doncic na nga daw po ang sunod na kumuha ng pinakamalaking kontrata sa history ng NBA na maaaring abutin ng mahigit sa $80 million sa Dallas Mavericks. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na napakabata pa lang naman nga po ng edad ni Luka Doncic, kaya marami pa nga pong taon ang kanyang maibibigay sa Dallas Mavericks, kaya pwede nga po nila siyang bigyan ng supermax contract upang sa ganun ay hindi ito lumipat ng ibang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Coach Steve Kerr sa pagkatalo ng Team USA sa semifinals ng 2023 FIBA World Cup kontra sa Germany. Pagkatapos nga po na matalo ang Team USA sa kanilang game laban sa Germany, ay hindi na nga po naitago pa ng kanilang head coach na si Steve Kerr na madismiss ang nangyari. Ayon nga dito mga katrops, meron nga daw po talagang potensyal ang kasalukuyang lineup ng Team USA na manalo ng gold medal ngayong 2023 FIBA World Cup, sadyang hindi lamang nga po nila ito nagawa. Inamin na naman nga po nito na nakakahabol na nga po talagang ibang mga bansa sa Team USA o pagdating sa level ng laro. Gayong marami na nga po mga kupunan at players na nagsisilabasan ngayon sa ibang mga parte ng mundo. Yes, hindi na nga daw po ngayon 1992, kaya hindi na nga po magiging madali pa para sa Team USA na manalo either sa Olympics o di kaya sa FIBA World Cup. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balik na nagsisimula na nga po magprotesta ang mga NBA fans at analyst sa sobrang lakas na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po ng pagkakabuo ng Lakers ng kanilang bagong 14-man super team, matapos nga po nilang makuha si Christian Wood sa free agency, ay may ilang mga kupunan, fans at maging mga NBA analyst na nga po nabigla at nagsimula ng magreklamo dito. Yes, bukod nga po sa Warriors at Nuggets, ay may ilang mga analyst na rin naman nga po nagreklamo sa ginawa ng Lakers, gayong sa dami nga po ng kinuha ng Lakers ngayong offseason, ay inubos na nga po nila ang mga magagaling na manlalaro katulad ni Christian Wood, which is napaka-unfair na sa ibang kupunan. Pero syempre wala rin naman nga pong kasalanan dito ang front office ng Lakers o di kay si Rob Pelinka, gayong mismo si Christian Wood na nga po nagdesisyon na sa Lakers niya gustong maglaro at wala na nga po dito magagawa pa ang mga kupunan, analyst at ng mga fans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.